So RG, ilan ang bumoto pabor at kontra sa resolusyon? Henry, 301 ang pumabor, 7 ang kumontra, kaya pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 7352 na nagpapatupad sa Resolution of Both Houses No. 6 na nagpapatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang saligang batas. With 301 members voting in the affirmative, 7 members in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 7352 is hereby approved on third and final reading. Henry, sobra-sobra sa two-thirds ng 311 na kongresista na hinihingi ng saligang batas para magpatawag ng Constitutional Convention ang bumoto pabor sa House Bill 7352. Kada distrito may delegado na ihahalal sabay sa barangay at SK elections. Magtatalaga rin ang Senate President at House Speaker ng delegado mula sa iba't ibang sektor na nakatalaga ang kwalifikasyon at mga pagbabawal sa mga kandidatong delegado kasama na ang pagtakbo sa halalan o matalaga sa gobyerno isang taon matapos ang CONCON. Mula December 1, 2023 hanggang June 30, 2024 ang termino ng convention at may 10,000 pisong per diem kada araw ng convention ang mga delegado bukod sa travel at lodging expenses. Sa PICC ito magsesesyon. Sa hiwalay na pahayag, idiniin ni Speaker Martin Romualdez na kailangan ang tsatsa para pag-ibayuhin ang pagninegosyo ng mga dayuhan sa bansa. Pero baliwala ito sa mga nag-no na nagbabahalang o nababahalang kung saan-saan mapunta ang CONCON. Para saan pa daw ito, gayong ayaw naman ng mga senador. We cannot pin all our hopes on the prospect that foreign investment alone would be the key to escaping our economic rut. Overhauling the post-EDSA Constitution is part and parcel of the Marcosian grand design to overturn the course of history and roll back the supreme gains of the democratic EDSA uprising. Huwag nating linlangin ang taong bayan sa CONCON para sa ECON. Lamang ito ang layunin, amuin at pakalmahin ang oposisyon ng publiko sa tsatsa. No less than the Senate President disclosed that the Senate cannot muster the extraordinary requisite vote to join the House in calling for a charter change by a constitutional convention. Henry, bago pa man magbotohan, inanawagan na sila Camarines Sur Representative L. Ray Villafuerte at House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez sa mga senador na pag-ukulan naman ng pansin at pagkakataon ang ipinasa ng Kamara. Ipapadala ng Kamara sa Senado ang House Bill 7352. Henry? Maraming salamat, RG Cruz!